guys, welcome back to my vlog. And for today's video, excited ako na ipakita sa inyo yung nilipatan naming apartment. And kung gusto nyo makita kung paano ko inayos yung apartment na yun, just stay tuned. And don't forget to subscribe to my channel, like and share this video. And kung may comments and suggestions kayo, just feel free to comment down below. And without further ado, let's get started. So, andito na tayo mga kalodi. Tara, pasok na tayo. Ito yung itsura ng loob mga kalodi. Kung mapapansin nyo mga kalodi, naglagay na ako ng bracket ng TV. Ay, hindi ko na pinakita mga kalodi kung paano ako nagbarena kasi dyan ako nahirapan, kainis. And dito sa bintana na to, dyan ko balak ilagay yung bedside ko. And dyan yung main door, yung sa TV, and yung CR. Kung mapapansin nyo mga kalodi, minasilyahan ko na yung mga butas sa pader. Before kasi mga kalodi, may mga butas dyan, mga pinagbarenahan, mga pinagpakuan. So syempre, bago natin pinturahan, dapat makinis na. Pakita ko lang mga kalodi yung ginamit ko pang masilya. So yan mga kalodi, dapat spatula yan. Pero dahil wala akong spatula, yan ginamit ko yung chisel ng freezer. Laman naman, dapat resourceful tayo. And yan mga kalodi, binili ko sa paint station. Ready-made na patching compound. 40 pesos lang yan mga kalodi. Kaya recommended yan mga kalodi kung ang tatapalan mo lang is mga butas lang ng mga pako. Katulad nyan. So yan mga kalodi, nililiha ko muna bago ko lagyan ng patching compound. Wala lang. Disclaimer lang mga kalodi ha, first time kong gawin to. Walang nagturo sa akin, purong common sense lang. And kung may mali ako sa mga ginagawa ko, pagpasensyahan nyo na. And yan mga kalodi, a-applyan na natin ng patching compound gamit ng ating improvised spatula. Are you sure about this? Okay naman siyang gamitin mga kalodi para sa akin, nakakapag-apply naman ng maayos. And yan, kung makikita nyo, ang smooth lang. Eh masasabi ko mga kalodi, mas okay bumili ng patching compound kaysa yung maghahalo ka pa ng mga skin coat. Kasi obviously, makakabawas ka ng oras, makakabawas ng effort. Then yan, i-apply mo lang. Mag-aantay ka lang ng ilang minuto, then pagtuyo na, lihahin mo na. Hindi lang yan mga kalodi yung nilagyan ko ng patching compound, meron din sa iba't ibang part ng kwarto. Ayan, tuyo na yan mga kalodi, naliha ko na rin siya, so ready to paint na tayo. Let's go! And syempre mga kalodi, before natin pinturahan, lalagyan natin siya ng masking tape. Masking tape ba tawag doon? Basta yung tape na puti na parang papel, yun. Ginagawa mo! So yan mga kalodi, gagawa lang tayo ng pattern. Yan yung magsisilbing guide natin kapag magpipintura na tayo. Actually mga kalodi, dapat ang gagawin ko is yung mga medyo mas maliliit pa dyan na pattern. Pero dahil kulang yung tape na nabili ko at dahil nagtitipid tayo, malalaking pattern na yung ginawa ko. Nasa sa inyo naman yan mga kalodi kung anong preferred nyo na size and shape. A few moments later. Struggle lang mga kalodi pag wala ka talagang gamit. Like mga ruler or lapis, wala ako niyan. Kaya tantya-tantya na lang. So yan, milk tea break muna tayo mga kalodi. Then umpisa na natin magpintura. I started this dark gray color mga kalodi, pero mali ako dyan. Dapat ang inuna ko is yung lighter gray pa dyan. Pero okay lang kung meron naman kayong extra roller.
Ako kasi mga kalodi, iisang paint roller lang ang gamit ko sa lahat na yan. And tip lang mga kalodi, pay attention dun sa mga gilid mga kalodi. Kasi yun yung magbibigay ng sophistication dyan sa ginagawa nyo. Then sa mga kuripot dyan mga kalodi, yung mga ayaw bumili ng pintura. Yung iba kasi ginagawa, hahaluan nila ng tubig yung pintura nila para dumami. Pero sa ganyan mga kalodi, hindi yun advisable ah. Pag malabnaw yung ginamit yung pintura dyan, may possibility na tumagos yung pintura dun sa tape. Kaya pag tinanggal nyo na yung tape, may mga lagpas-lagpas. So the more na mas malapot yung pintura, mas okay. Then I started painting yung pangalawang color mga kalodi, which is light gray. Big factor mga kalodi yung pagpili nyo ng color palette. Then add light gray, dark gray, and black sa color palette nyo. I recommended na pinturahan nyo muna ng white yung base nyo. And pili lang kayo mga kalodi ng accent color nyo. Ang sa akin is yung red. Nga pala mga kalodi, ang ginagawa ko mga kalodi is dalawang coating or tatlong coating para maganda yung outcome ng color and para lumabas yung totoong kulay niya. Yung mga kalodi, pinipinturahan ko na ng accent color niya, which is red. Hindi siya basta-basta red mga kalodi ha. Ang red na yan is brilliant red. Para mag-contrast siya mga kalodi sa grayscale natin. Yan ang pangalawa sa huling kulay natin mga kalodi. Ang huli natin is yung black. Inuna ko na yan mga kalodi kasi nga sabi ko sa inyo is isa lang yung paint roller ko kaya mahihirapan tayo kapag black muna yung inuna natin kaysa red. Kasi mahirap maghugas mga kalodi. Lalo na mga kalodi kung ganyang red yung pintura mga kalodi, magkakaroon ng residue na black dun sa paint roller kung yung black yung inuna ko. And dito mga kalodi, nag-start na rin ako magpintura dun sa parang ginawa ko kanina. Yung wall natin para dun sa bedside. So this is the last paint color mga kalodi. Yung ginamit kong black dyan mga kalodi, hindi basta-basta pang wall na bato. Gumamit ako dyan mga kalodi ng enamel para magkaroon siya ng super gloss effect mga kalodi and magkaroon ng texture yung ginagawa natin. Meron tayong light gray, meron tayong matte dark gray, and meron tayong brilliant red, and meron tayong glossy black or jet black. Doon naman tayo sa other side of the wall. Kaso natuluan ko ng pintura yung aso ko, kaya ilipat muna natin. So ayan mga kalodi, tatakpan na natin yung mga minasilya natin. Pwede kong ano may gan. Magaling ka talaga mag ano, mag-edit rob. Palambutin mo. Thank you.
So yun mga kalodi, tatanggalin na natin yung tape. Para sa akin mga kalodi, yan yung pinaka-satisfying na ginagawa ko. And also mga kalodi, very important na matanggal mo yung tape bago tuluyang matuyo yung mga pintura. Kasi pag tuyong-tuyo na yung pintura, tapos doon mo palang tatanggalin yung tape, may possibility na matuklap yung pintura. Important din mga kalodi na yung pintura ng base nyo is bago rin, kasi kung luma yan matutuklap din, katulad ng nangyayari sa akin. Start it as well. Akala ko ay kabagin. Nabutan ang patingin. Ikaw mo makita ko. Ano mo na? Unti-unti na nating nakikita yung pagbabago. So yan na mga kalodi, matatapos na. After neto mga kalodi, ilalagay na natin yung mga gamit natin sa bahay. Few inches later. What's up mga kalodi? So dito na natatapos yung video natin. And sana may natutunan din kayo na kung paano gawa ng diskarte yung studio type para maging maganda. Kung paano gawa ng diskarte yung studio type para magmukhang malaki. And yung mga kalodi, salamat sa pagsuporta and panonood ng vlogs natin. And sana abangan nyo yung susunod na video natin. So yung mga kalodi, thank you for watching. Always keep safe and bye!